Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masarap talaga magkaroon ng kuya. Siyempre, may tagapagtanggol ka sa mga away sa'yo. Sabalit kapag nasa bahay naman kami ni kuya, utusan naman niya ako. Yun lang talaga ang pinaka ayaw ko. Kapag kasi inutusan si kuya nila mama at papa, ipapasa sa akin ni kuya ang utos. At kapag di daw ako sumunod, naku, masasaktan daw ako. Pero noon yun, kasi naman may sikreto si kuya na ako lang ang nakakaalam. Subukan niya lang talaga na pahirapan ako at utusan ako. Isusumbong ko talaga siya kay papa at mama. Kasi naman nakita ko si kuya at yung tropa niyang lagi niyang kalaro sa basketball. May ginawa sila, kitang kita ko yun. Kaya nga, mabait na si kuya sa akin eh. Pero ngayong araw, nainis ako kay Kuya Enzo. Kasi naman, nilagyan niya ng tape ang bibig ko. Eh, hindi ko naman planong sabihin yun eh. Siyempre, ayaw ko din naman na ipagkalatan tungkol sa nakita ko. Kaso, eto, pinahirapan nila ako kapag talaga nakawala ako. Yari silang dalawa sa akin. Makikita nila ang ganti ng isang api. Sige lang, pahirapan nyo lang ako. Yari kayong dalawa sa akin. Naiiyak na talaga ako sa sobrang kiliti. Kasi naman kapag talaga nakawala ako, nako, di ko alam kung anong magagawa ako. Alek, okay lang ba? Maiwan na muna kita dito. Ikaw na muna bahala kay Nathan. May pupuntahan lang ako. Wika ni kuya kay Alek. Sige, tol. Wika ni Alek. At ito, umalis na agad si kuya. Naiwan ako at si Alek. Pagkaalis ni kuya, tinanggal na ni Alek yung tape sa bibig ko. Kaya ito, kinagat ko agad si Alek sa braso niya. Akala niya ata di ako gaganti. Nathan, tama na, ang sakit. Wika ni Alek. Kaya ito, tinanggal ko na yung kagat ko sa braso niya. Bakit lahat ang ngipin ko eh. Nathan, ang sakit naman. Bakit ba nangangagat ka? Wika ni Alek. Baka walan mo na kaya ako para di ka na madamay sa ganti ko. Wika ako. Kasi naman, kapag talaga di ako pinakawalan ni Alek, baka madamay pa siya sa ganti ko kay kuya. Oo na, eto na. Papakawalan na kita. Basta, huwag mo akong idadamay ha. Wika ni Alek habang tinatanggal niya ang tali sa kamay at paa ko. At nung makawala ako, eto, nahiga ako ng maayos sa kama ko. At nag-iisip ako ng pwedeng gawin kay kuya. Habang si Alek naman, nagpipicture dun sa kagat ko sa braso niya. Uy, Alek, anong ginagawa mo? Tanong ko. Wala lang. Para may alaala ako ng kagat mo. Wika ni Alek. ganun ba? Masakit ba? Wika ako. Oo naman, masakit. Magpicture nga tayo, Nathan. Wika ni Alek. Sige. Wika ako. Tapos ito, naupo ako sa kama sa tabi ni Alek. Umakbay si Alek sa balikat ko.
At eto, nagpicture na siya sa telepono niya. Nathan, ngumiti ka. Ang seryoso mo naman sa picture. Wika ni Alec. Ayokong ngumiti. Di bagay sa akin na nakangiti. Wika ako. Dali na. Isa lang. Para naman may picture tayo na magkasama tapos nakangiti ka. Wika ni Alec. Ay nako. Kaya ito, ngumiti na ako. At matapos niyang mapicturan ha, nakangiti ako. Eto, nahiga na ako sa kama. At eto, nahiga na din sa kama ko si Alec. Habang pinagmamasdan niya ang mga larawan sa telepono niya. Nathan, mas bagay sa iyo ang lagi nakangiti. Wika ni Alec. Kaya ito, tinignan ko ang mga larawan namin. At sa nakikita ko, parang mukha akong dugyot. Kasi naman, moreno ako tapos si Alec, napakaputi at napakarinis. Tapos sobrang pogi niya sa larawan namin. Nagmukha akong katutubo eh. Akin na nga yan. Buburahin ko. Ang pangit eh. Wika ako. Kaso ayaw burahin ni Alec. Tapos inilagay niya sa loob ng brief niya ang telepono niya. Ay nako. Nathan, cute ka naman sa picture ha. Tara, matulog tayo. Inaantok ako. Wika ni Alec. Sige. Wika ako naman. Pero kapag nakatulog na si Alec, buburahin ko talaga yung mga picture namin sa telepono niya. Kasi naman, ang haggard ko dun eh. Dudukutin ko na lang yung telepono niya. Sana lang eh, huwag siya magising sa gagawin ko. Kaya eto, nung makatulog na si Alec, ako naman, eto, sinimulan ko na ang plano ko. Dahan-dahan kong itinaas yung garter para makuha ko yung telepono. Kaso may nakita ako. May ahas na natutulog. Tululaway yung ahas eh. At eto na. Nakuha ko na yung telepono ni Alec. Pero may napansin ako. Kasi naman, bakit parang walang buhok dun sa pugad ng ahas? Sobrang linis. Parang bata. Siguro eh nag-aahit lagi si Alec. Kaya eto, binuksan ko na yung telepono niya. Hindi naman ako nahirapan pagbubukas kasi naman, nakita ko yung password niya kanina. Kaya eto, nung mabuksan ko, diretso agad ako sa gallery. Sabalit may napansin agad ako, ang daming video. Kaya binuksan ko muna yung mga video. Pagkabukas ko pa lang, grabe, mga naglalaway na agad ng bumungad sa akin eh. Kaya eto, nanood muna ako. Pagkatapos ng isa, yung next naman. Hanggang sa di ko na namalayan na, lumilibas na pala ang mga oras. Madami na akong napapanood. At eto, naglock na ako ng pinto. Baka kasi biglang pumasok si mama o si papa. Mabuti na yung sigurado. At eto, nahiga na ako ng maayos sa kama ko. Di naman malalaman ni Alec. Ang lakas ng hilik niya eh. Halatang tulog talaga. Napapasabay na lang talaga ako sa pinapanood ko. Hanggang sa eto na. Napapikit na lang ako at tuluyan nang kumawala ang puwersa na nagmumula kay Temtem. Kaso, nagulat ako nang biglang bumangon si Alec. Tapos, pagtingin ko sa kanya, natawa ako. Kasi naman, nadamay pala siya sa pagsabog ng kanyon. Tinamaan si Alec sa mukha.
natatawa na lang ako kay Alec habang inaamoy niya yung bagay na nasa mukha niya. At ayun, mabilis na lumabas si Alec. Parang nasusuka. Kasi naman, ang lakas ng pagsabog eh. Nabigyan tuloy siya ng bendisyon nang wala sa oras.